Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-aalay ng Banalamisa, ating aminin, pagsisihan at buong kababaang loob na hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilan mo ang iyong paghahari sa mga mapagpakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kami mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon namin Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ng Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ay ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kinasuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansay, doon nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtawa. Lahat ng palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kami mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon,
iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawarin ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disan sana'y malaw na silang nagdamit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinatanggap po ba natin si Jesus sa ating puso? O baka wala tayong pakialam at siya ay ating binabaliwala. Binanggit po ang mga lugar ng Korazin, Bethsaida at Kapernaum. At inihiling tulad sila ni Jesus sa Tiro at Sidon. Yung pong Korazin, Bethsaida at Kapernaum ay nasa bandang northern cities, Hilaga. Na, tama no? Sa Tagalog, Hilaga. Kaluran, Silangan, Timog, Hilaga. Tama. Baka kasi mabasa ko dito mamaya. Sabihin, hindi ko alam ang, no? Yung tatlong city na yan, nasa hilaga ng lawa, ng lake. Tinatawag din ang tatlong cities na ito na yung Evangelical Triangle. Sapagkat itong tatlong cities na ito, hindi naman tuong magkakalayo. Dito umikot, nagpauli-uli, nangaral, gumawa ng kababalaghan, nagpagaling. Yung mga himala ay dito ginawa ni Jesus. Karamihan sa tatlong cities na ito na nasa hilaga. Yun namang Tiro at Sidon, Tyre and Sidon, ay hindi na sila parte ng Israel. Kundi sila ay nandun pa, mas malayo sa taas, sa hilaga.
na ang sabi ng mga dalubasa ay sa ngayon, panahon natin ay parang ito'y nasa lugar ng Lebanon. So, bakit nasira? No, these cities were destroyed in the olden times. Sinakop at sinira ng kanilang mga kaaway at mga kalaban. Kaya, ginumpara ni Jesus para atin pong maunawaan. No? Bakit sabi ni Jesus, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, kawawa ka, Capernaum. Bakit? Eh sapagkat, dito gumawa ng mga kababalagan si Jesus o mga himala, ang mga tao, walang pakialam. Eh meron ding mga taga-Tiro at Sidon na pumupunta doon, mga pagano, hindi sila mga Hudyo, nakikinig kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, nako po, kayo ha, kung itong aking mga ginagaway doon, ginawa sa Tiro at Sidon, ang mga tao doon nagsisi na, nagpakabuti na, kayo, wala kayong pakialam. Balang araw, mapaparusahan din kayo, katulad ng Tiro at Sidon. Yun po yung konteksto ng ating ebanghelyo sa umagang ito. Kaya nga, tinatanong tayo, tinatanggap ba natin si Jesus ng buong puso? O baka tayo, kapag nakakarinig ng salita ng Diyos, walang pakialam. Ay, ano? Yun eh, ang ating reaction minsan, ay, ano? Ay, ano ngayon? Pag tayo ay merong hindi gusto, ay, ano? Wala akong pakialam. Ayaw natin tanggapin. Lalo na kapag ka, hindi suwak sa ating panlasa. Pag hindi natin gusto yung ating narinig, ayaw natin tanggapin eh. Dinededma natin, no? Dedma. Sabi natin ngayon eh, wapakels. Mga wapakels eh. Sabi nila eh. O kaya, wapakels na nga, ibabash pa natin, ano? Titirahin pa natin. Eh, kasi hindi natin gusto eh. Ayaw natin. Kaya wala tayong pakialam. Pero pinag-uusapan dito ay yung pagtanggap kay Jesus. At tayo isang bigyan ding, malaki ang nawawala sa inyo kapag si Jesus ay hindi nyo tinatanggap. Kapag tayo ay walang pakialam, kapag tayo ay wapakels, at ang pinapatulan natin, katulad nga po nung aking binahagi, hapon ay yung pang mga fake news pa ang ating pinapansin at siya nating pinagpipiestahan. Ba, hindi. Kaya nga, sabi natin, pagmamahal sa salita ng Diyos at pagtanggap kay Jesus, magkaugnay. At ito'y nangangahulugan ng una, yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Palalalimin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga, lalo pa tayo dapat magdadasal. At katulad ngayong araw na ito, unang araw ng Oktubre, nagsisimula ang buwan ng Santo Rosario. At ngayon, hinihikayat natin ang mga pamilya sama-samang magdadasal ng Rosario araw-araw. Ang pangalawa, dapat ay tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Man lamang yung binabasa natin ang Biblia araw-araw. At tayo ay nagninilay sa salita ng Diyos. Ninanamnam natin. Sabagin dyan ang pamaraan ng pagpapahayag natin ng pagtanggap at pagmamahal kay Jesus. Higit sa lahat, itong paalala niya sa Ebanghelyo, dapat ito'y nagkakaroon ng epekto sa ating buhay. Sabagat kung hindi, baka tayo ay sabihan din niya, kawawa kayo, mga taga San Jose. Buti pa ang taga Batangas, buti pa tagalipa. Ano? Gusto ba natin na sabihan tayo ni Jesus na katulad na sa Ebanghelyo ngayon? Ano? Ayaw natin. Kaya nga, napakagandang paalala nito sa atin. Tinatanggap ba natin si Jesus sa ating puso? Isinasabuhay ba natin? Mayroon ba itong epekto sa atin? O baka wala, walang dating. O baka tayo'y wapakels. Kawawa naman tayo. Bakit? Sapagkat, ang punta ni Jesus, sinasayang mo.
sinasayang mo ang biyaya ng Diyos. Magaling pa'y maibigay sa iba. Ay talagang sayang na sayang. Isipin mo, binibigay na sa iyo ni Jesus, iniaalok na, libre, walang bayad. Ay tinatanggihan pa natin eh. Kaya yan, napakagandang paalala. Baka tayo ay katulad ng iba. Bakit tayo katulad ng iba? Huwag natin sayangin, huwag po nating sayangin ang biyaya ng Diyos. Kasi sayang, kung tayo ay dasal ng dasal, simba ng simba, punta ng punta sa simbahan, miyembro ng lahat ng organisasyon, tapos wala namang epekto sa atin, ay sayang, sayang laang. Ha? At ang nagiging bunga pa ay kasamaan ng ugali, ay sasabihin ni Jesus, kawawa ka naman. Talagang kawawa. Nakakaawa ang taong ganyan. Ha? Yung sa kabila ng nagpapakahirap ng pagpunta dito sa simbahan, nagpapakahirap pagpunta ko sa, may pagdayo pa, ano? Tapos nasama ng ugali, walang epekto. Sugit hindi bukal ang pagtanggap kay Kristo. Sayang. Sayang na sayang. Nakakapanghinayang talaga pagka ganyan. Kasi wala pong epekto yun eh. E di sayang. Sinasayang natin. Araw-araw ka nag-o-online. Wala mang epekto. Ay sayang. Huwag nating sayangin ang biyayang ibinibigay ni Kristo. No? Natutokso tuloy akong may biglang pumasok sa isipan ko pero parang di ako makakatiis na sabihin eh. No? Yung bang pag ikaw araw-araw ka nagsisimba pero walang epekto sa iyo. Linggo-linggo kang umaattend ng prayer meeting. Walang epekto sa iyo. Linggo-linggo kang nagbabible studies. Walang epekto sa iyo. Lalo pa kung linggo-linggo kinagi-El Shaddai, ano? El Shaddai ka ng El Shaddai. Oh, galing pa naman magdasal ng mga taga-El Shaddai, ano? Pero walang epekto sa iyo. Nako po, sayang na sayang. Sayang ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Yan ang punto ni Jesus sa Ebanghelyong iyon. Kaya nga, napakaganda ng unang tanong sa atin, ano? Tinatanggap ba natin si Jesus ng bukal sa ating puso? May, kung tinatanggap natin si Jesus at bukal sa ating puso, palalimin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mahalin natin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, isabuhay natin. At ang kapalit niyan ay, well, sabi na rin ng mga taga-El Shaddai, at yun ang sinasayang natin. Biyaya, pagpapala ng Diyos, nasiksik, liglig, at umaapaw pa. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso.
Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkakamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikas sa salibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at buong naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikas sa salibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katasang ubas at bunga na ang paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa, ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatiihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, na lahat naming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Idulog po natin ngayon sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalam nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa magitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay sa inyong puso ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.